Nagtanong si Bryce tungkol kay Naomi, at hindi siya makapagsalita tungkol dito, pinipilit siya ni Bryce. Sabihin sa kanya ang kwento, sinabi niya sa grupo na pinamamahalaan ng mga zombie na sunggaban si Naomi, at hindi niya magawa. Kahit ano tungkol dito, sa puntong ito, alam ni Bryce na si Naomi ay patay na, iniwan siya sa kawalan ng pag-asa. Alam ni Taylor na may sama ng loob si Charlie kay Naomi, dahilan para maniwala siya na si Charlie iyon. Sadyang hayaan si Naomi na kainin ng mga zombie, ngunit pinatahimik sila ni David, na sinasabing kailangan nila. Para isipin kung paano sila makakalabas ng bayan, kinabukasan, sinubukan ng grupo na malaman ang kanilang susunod na galaw, iminumungkahi ni David na ang rescue team ay darating doon upang kunin sila, pero iginiit ni Bryce na mamamatay sila sa gutom kung mananatili sila sa attic, sinabi ni Bryce na magkakaroon Bino Rescue, kaya nagpa siya ang grupo na umalis ng bahay, pinipili ng grupo kung sino ang tatakbo sa labas para makuha ang kotse, pinili nila si Bryce dahil siya ang pinaka-athletic sa grupo, pero nagpanik na naman ang grupo. Habang nakalimutan ni Taylor kung saan inilagay ang mga susi ng kotse, pero sabi niya kalaunan ay nasa kitchen counter. Tahimik na naglakad si Bryce papunta sa kitchen counter para maiwasang maalerto ang mga zombie, napansin siya ng isang zombie. At nagsimulang habulin siya, tumalon siya sa bintana at muling naglakad pabalik sa bahay. Sa katahimikan, kinuha niya ang mga susi sa counter ng kusina at tumakbo papunta sa kotse habang may zombie. Hinahabol siya sa kanyang amoy, posibleng mapagkamalan siyang isang kaakit-akit na babae, siya sa huli ay namamahala. Para makarating sa sasakyan, patuloy siyang hinahabol ng mga zombie, kaya pinaalis niya ang sasakyan, ginagawa nitong si Charlie. Isipin na iniwan niya sila, ngunit agad na sinindihan ni Bryce ang flare para hudyat ang iba pang grupo. Umakyat sa attic, pagkatapos ay nagmamaneho siya pabalik sa bahay upang kunin ang iba pang grupo. Habang papasok sila sa zombie-proof na kotse, sinisingil sila ng mga zombie, Bryce noon. Galit na nagmamaneho, naiwan si Taylor na natigil sa bubong ng kotse, habang lumalayo sila sa mga zombie. Itinigil niya ang sasakyan para makapasok si Taylor, pagkatapos nito, ginabayan ni Charlie si Bryce kung paano makarating sa pangunahing kalsada, sa daan, isang zombie ang nasa gitna ng kalsada, na naging dahilan upang sila ay panic, marahas na pinaharurot ni Bryce ang sasakyan, dahilan para mabangga ito, baliktad ang sasakyan, ang pagbagsak. Dahilan para maipit si Charlie sa sasakyan, sinusubukan ng tatlo ang kanilang makakaya na sunggaban siya, habang ang mga zombie ay papalapit sa kanila, sa kalaunan ay nagawa nilang ilabas siya, at sabay silang tumakas, bilang higit pa at mas maraming zombie ang dumagsa sa kanila. Umakyat sila sa isang gusali, pagkatapos noon, nilock nila ang pinto. Pagbibigay sa kanila ng pansamantalang pakiramdam ng ginhawa, sa puntong ito, kailangan nilang magpasya sa kanilang susunod. Gumalaw, ngunit kailangan muna nilang asikasuhin ang pinsala sa binti ni Bryce, ginagamit ni Taylor ang kanyang kaalaman sa medisina. Para bigyan siya ng first aid, iminungkahi ni David na manatili sila doon sa natitirang bahagi ng gabi. At lumabas muli sa susunod na araw upang humanap ng tulong, ang grupo ay natutulog sa magdamag, ang susunod umaga, nagising sila mula sa mga hiyawan ni Charlie mula sa kanyang bangungot, lumabas ang grupo. Ang gusali, at walang mga zombie sa paligid, dumaan sila sa isang bat-ika, at sinabi ni Taylor na kailangan nilang huminto doon upang makakuha ng gamot para sa pinsala sa binti ni Bryce, kumuha sila ng ilan mga supply mula sa parmasya, biglang may narinig silang boses na nagmumula sa isang radio set sa bat-ika. Doon, nabalitaan nilang may dadaong helicopter sa gusali ng universidad para iligtas ang mga nakaligtas mamaya. Sa tanghali, bago umalis sa bat-ika, ginamo ni Taylor ang pinsala sa binti ni Bryce, habang paalis na sila. Kumuha si Bryce ng pala, coal at lighter, noon lang, sinisingil ng zombie na parmasyutiko si Bryce. At marahas na sinusubukang kagatin siya, paulit-ulit na binasag ni David ng kahoy ang zombie. At sinasakal ito hanggang mamatay, pagkatapos nito, pumunta ang grupo. Ang universidad, sa daan, mas maraming zombie ang humahabol sa kanila, tumatakbo sila sa makipot na lansangan. Kung saan kailangan nilang tumalon ng maraming gate, nabigo si Charlie na tumalon sa gate, at ang mga zombie
Nagawang bawiin ang kanyang sexing katawan, ang iba pang tatlo ay walang magawa, ngunit panuurin ang pagkuha ng mga zombie. Isang kagat sa mock-atas na katawan ni Charlie, marahil sa kanyang mabahong parte, habang dumarami ang mga zombie sa lugar. Nagpa siya ang tatlo na magpatuloy sa paggalaw, hindi nagtagal ay dumating sila malapit sa unibersidad. Ngunit ang kalsadang malapit dito ay hinaharangan ng kayag ng mga idol zombie, iminumungkahi ni Taylor na kumuha sila ng isa pa. Ruta, ngunit sinabi ni David na wala silang sapat na oras upang abutin ang oras ng pagdating ng helicopter, kaya kailangan nilang kunin ang panganib na dumaan sa mga idol zombie, pinulot ni David ang kahoy. At nakuha ang atensyon ng mga zombie para payagan sina Taylor at Bryce na ligtas na makadaan ang Cowan. Nang mga zombie na dumagsa patungo kay David, habang sina Taylor at Bryce ay tumuloy sa unibersidad, tumakbo pabalik si David. Sa unibersidad, at muli siyang nakipagkita sa dalawa, nang makapasok sila sa unibersidad. Patuloy silang sinusundan ng Cowan ng zombie, tumakbo sila sa hagdan, at hindi nagtagal ay pumasok sa mga pasilyo. Isinara ni David ang pinto, at nakagat siya ng zombie sa kamay bago niya nagawang isara. Ito, hinaranggan nina Bryce at Taylor ang pinto, pinipigilan ang iba pang mga zombie na masubaybayan ang kanilang amoy at pagsunod sa kanila tulad ng mga GPS gadget, noon lang, napansin nilang nagiging zombie na si David, ang kanyang. Ang mga kamay ay nagbabago ng kulay, at siya ay sumisigaw ng malakas na parang gansa, pagkatapos nito, siya ay naging isang zombie. At kinasuhan niya sina Bryce at Taylor, tumakas ang dalawa, at hinabol sila ng zombie na si David. Elevator. Dahil dito, walang pagpipilian si Bryce kundi ipadala siya upang salubungin si Jesus. Gamit ang palakol, marami pang mga zombie. Tumatakbo papunta sa kanila, kaya agad silang sumakay sa elevator, si Taylor ay nasa pagkabalisa. Habang nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kasintahan, biglang bumukas ang pinto ng elevator. At isang kawan ng mga zombie ang naghihintay sa kanila sa pasukan na may mainit na pagtanggap, pagkatapos ay binasag ni Bryce ang mga zombie. Gamit ang kanyang palakol, dahil natigil ang elevator sa pagitan ng dalawang palapag, tumalon ang dalawa sa mas mataas na palapag. Kung saan walang mga zombie, pagkatapos noon ay umakyat na ang dalawa para makarating sa rooftop, sa isa sa mga silid na patungo sa rooftop, nakakita sila ng isang lalaking nagpakamatay, sila. Marinig ang paglapag ng helicopter sa rooftop, at sumugod sila sa labas para sumigaw ng tulong sa tuktok. Nang kanilang mga baga ng manok pasimpleng dinadaanan sila ng helicopter, tiningnan ni Taylor ang radyo. At ang sabi ng piloto ay lalapag sila sa kabilang rooftop, pinipilit nitong maglakad ang dalawa pababa sa gusali, nang hindi inaalerto ang mga idol na zombie, nang malapit na sila sa labasan, biglang gumalaw ang mga zombie. Nag-udyok sa kanila na tumakbo para sa kanilang mga bastos na buhay, tumakbo ang dalawa sa kabilang building. At isinara nila ang pinto ng gusali para pigilan ang mga zombie na habulin sila, tumakbo ang dalawa sa itaas. Hanggang sa makarating sila sa isang madilim na parte, pagkatapos ay ginagamit nila ang kanilang lighter upang makita ang kanilang daan, ang dalawa ang nakarating sa pintuan ng rooftop, at si Taylor ay nagmamadaling lumabas para sumigaw muli para sa helicopter. Samantala, inagaw ng zombie si Bryce, habang nakikita ni Taylor ang paglapag ng helicopter, nagsimula siyang mag-isip na sa wakas ay ligtas na sila, ngunit sa kabaligtaran, inihayag ng sundalo na ang helicopter ay may nosilid para sa kanila, kaya't ang helicopter ay lumipad palabas ng rooftop, na nagiiwan sa kanila sa pagkamatay. Sa huli, dumagsa ang mga zombie sa rooftop, at inaatake ang walang magawa na sina Taylor at Bryce.